usapang manometer sa pa rin tayo, no? So meron pa rin yung mga principles na ma-apply natin, yung na-discuss natin sa YouTube manometer. Pero ngayon, pag-uusapan na natin yung tungkol sa differential manometer. Nabanggit natin sa previous video natin na yung difference lang ng YouTube tsaka differential manometer is that sa differential, pressure difference lang ng 2 points yung makukuha natin, no? Unlike dun sa YouTube manometer na talagang meron kang exact value na makukuha. No? Pressure A equals this value, pressure B equals this value. But anyway, kung magbibigay naman ng value for example, pressure B, so makukuha mo din yung pressure A. So ganun lang. Pero madalas, pag differential manometer talaga, difference lang, pressure difference lang makukuha mo. Kasi yun nga, unknown yung dalawang points mo. Tapos yun. So magbibigay tayo ng sample problem para mas maintindihan. Pero anyway, no, yung concept pa rin is pareho lang din dun sa YouTube manometer natin, okay? So for the differential manometer shown, calculate the pressure difference between points A and B. So ito yung point A natin, ito naman yung point B. So ito yung manometer liquid natin, as usual, mercury pa rin. And then yung liquid natin at A and B is oil. So given the specific gravity of oil, 0.92, ito naman specific gravity ng mercury, 13.6. Okay? So take note na naka-English units tayo ngayon. Yung length na binigay sa atin is naka 24 inches. Ito naman, walang binigay na height. Ito is naka 12 inches. Okay? So anyway, pag differential manometer, hindi magmamatter actually kung saan ka magsisimula. No? Unlike sa YouTube manometer na dapat mag-start ka talaga sa yung given na open na side kasi meron kang pressure na zero agad. Dito naman, hindi magmamatter kung A or B ka mag-start kasi pareho namang unknown. So wala kang magagawa. No? But for this problem, mag-start tayo sa point A, okay? So, point A, meron na tayong point A, no? Tapos after ng point A, pagtitingnan mo dito, itong portion na to, magkakancel lang yung pressure dito, no? Kasi, yun, pareho lang ng height, tapos pareho lang ng liquid, pero magkaibang direction. So, ito, increasing elevation, meron kang decrease in pressure. So, negative pressure, dito naman pagbaba, yung sa kabilang side, pababa. So, meron kang decrease in elevation, pero increase in pressure. Pero same lang ng pressure ng kabila. So, magka-cancel out lang. So, from point A, hindi na tayo kukuha ng pressure dito, no? But, didiretso na tayo. From point A, didiretso na tayo papuntang dito. So, kaya meron tayong unit weight ng oil times itong distance na to, which is 12 plus X. Okay? So, unit weight ng oil is just specific gravity ng oil. Tapos sa unit weight ng water in English units. So ito yung unit weight ng water 62.4 pag English units tayo, no? So pounds per cubic foot. Okay? So from dito naman magka-cancel naman yung pressure dito kasi pareho lang ng liquid, pareho lang ng height, so negative positive pressure magka-cancel. So pareho lang yung pressure dito tsaka dito. So proceed na tayo dito sa height na to. No? So height na to paangat yung elevation, so negative yung pressure. So ito yan, no? Negative, tapos mercury na yung liquid mo. Unit weight ng mercury times yung height. Okay? So ang unit weight ng mercury, yun ulit, no? Specific gravity times unit weight of water. So 13.6 times 62.4 na unit weight ng water. And then yung height, which is 12 inches. Tapos after dito, diretso na tayo dun sa dito. So, yun na yung pressure actually ng point B, okay? So, pressure dito. So, from here, meron tayong increase in pressure. So, ibig sabihin, nagne-negative tayo ng pressure. So, minus, no? And ang liquid natin dito is oil na ulit. So, 0.92 na ulit yung gagamitin natin. Specific gravity times the unit weight of water times your height. So, ang height natin dito is X plus 24, okay? So, that's 24 plus X inches equals yung pressure mo sa point B. Okay? So, dito, take note lang, meron tayong iba-ibang units dito. Ito naka-inches. Ito naman naka-feet. Okay? So, ngayon, kasi ang hinahanap natin dito is pressure difference. So, pwedeng pressure A minus pressure B, no? Or B minus A. So, ito na lang, pressure A minus pressure B. Bali, lilipat natin yung pressure B sa kabila. So, magne-negative siya, no? Ito, PA minus PB. Paglilipat natin sa kabila, transpose. So, yung ibang items dito, ililipat din natin sa right side, yung mga nasa left side. Okay? Yung maiiwan dito sa left side is yung PA minus PB na lang. Okay? So, bali ito,
Since pareho lang sila dito sa isa, 0.92 at saka ito, pwede actually natin silang i-subtract, no? Subtract natin yung values na to. So, pag ito, ililipat sa kabila, magiging negative yan, di ba? So, magiging negative yung 12 tsaka yung x. Tapos, ito namang item na to, pag ililipat to sa kabila, since negative sila sa left, magiging positive sila sa right. Ibig sabihin, ito magiging positive, ito naman magiging positive. Positive pa rin, no? So, ito magiging negative 12, ito naman positive 24, so magiging positive 12, di ba? Kasi 24 minus 12. Ang dalawang x naman magkakancel kasi meron kang negative na x, meron kang positive na x. Nakakuha ba, no? So, ililipat natin ito sa kabila, magiging negative 2 lahat. Tapos, ito naman, pag ililipat sa right side, magiging positive lahat. Kaya meron tayong ganito. And then, kukonvert na natin yung inches into feet. Para ito, meron tayong feet dito. So, 12 inches into 1 foot. Okay? Is 12 inches sa isang 1 foot. Okay? So, yan yun para sa dito, sa dalawang ito. No? Pinagsama na natin. Tapos, ito naman, yung entity nito, magiging positive yan sa kabila. Okay? Pag-ilipat natin sa right side. Tapos, yun, convert na natin yung inches to feet. And then, i-evaluate na natin ito sa calculator. No? So, sales calculator plus this value. Meron na tayong pressure difference ng point A tsaka point B. So, yun na yun para sa problem na ito. No? Yun yung example para natin. Example natin for differential manometer. So, again, no? Ito yung makukuha mo lang. Pressure difference from point A to point B. So, which is equivalent to 906.14 pounds per square foot, or that's PSF. 906.14 PSF. Okay? So, yun yun, para sa problem na to. So, ganun pa rin yung mga in-apply natin na principles na ng hydrostatic pressure. Okay? So, yun. Salamat ulit sa pakikinig. And yun, see you ulit sa next na upload natin. Thank you.